plant-based po kasi hindi siya kumakain ng mga yung mga chicken, fish, kahit ano, basta ang kinakain niya is plant-based. Ito po yung chicken niyon. And then hinati-hati ko na din po siya para hindi siya ganun kalaki. At ito po yung rice na gagamitin natin. Yung rice ko na to is organic rice, Gava rice. It's tricolor po. Yan po mostly yung mga gamit namin pag siya kakain. Separate po kasi siya kumain sa parents ko. And then, ngayon namarinate ko po siya. Namarinate ko na po ang chicken. Ang ginamit ko po sa pagmamarinate is ito pong soy sauce na gluten-free. And then sesame oil. At saka po, white pepper. At sir, gagamit na naman po tayo ng sauce. Ang gagamitin naman po natin sa sauce is ito pong coconut. And curry. At saka po onion powder. And then butter. Yan po ang mga kailangan din natin. Butter. At saka po, luya, shallot, and bawang. Ito na po yan. Inagad ko na po kasi para po sama-sama na siya. Pero dapat po, ilalagay po yan sa blender para po talaga mas durog na durog siya. Pero which is ginagad ko naman, is paray na rin po yun. Depende na rin po yun sa gagawin kayo po kung saan po kayo satisfied. At saka po, all purpose flour. Para po ito sa thickness ng sauce. Saka po itong butter. Kahit ano pong butter. Depende na po sa sino mag... Depende na po dun sa taong kakain. At saka po, ang mantika is olive oil din. Ngayon po. At ito rin po pala, kasama din po pala ang cheese. Yung cheese po, para po yan, mamaya, sa ibabaw po ng rice, and then nasama rin po natin ng konti sa sauce. Half-half po siya, sa sauce at saka sa ibabaw sa rice. Pag-i-dipit na po natin. Open na po natin. Kailangan po. Gagawa po tayo ngayon ng fried rice. Unahin po natin sa fried rice ang mantika. Siyempre, kailangan may mantika kahit naman po sa atin sa Pilipinas. Kahit saan, sulok ng bansa. Paggagawa ng fried rice, kailangan mo na. So, painitin po muna natin yung mantika para masarap-sarap. Then, habang pinapainit po natin yung mantika, ngayon po, ang itlog po ay binabati-bati ko na. Para pag-init po, isasalpa ko ang itlog. Ayan, ganito po kasi yung way nila paano mag-fried rice sa mga, ewan ko din, kasi sa Chinese po, ganito mostly yung ginagawa nila. Okay. Mainit na po ang mantika. Ilalagay ko na po ang itlog at ililis ko po. Ngayon, mainit na po yung mantika, ihalo ko na rin po yung rice para mag-combine. Pala, isa po pala yung rice po. Kailangan po malamig po yung rice. Pag nag-time po tayo ng kanin, ilagay po sa ref. Para mas masarap po kasi yan pag matagal-tagal na nasa ref, tapos sa fried rice, masarap po. Since ito pong kanin ng alaga namin is matigas, hindi na po kailangan ilagay sa ref. Kasi pag ilagay sa ref, para po sa magiging bigas ulit. Yan. Then, ilagay ko po ng konti yung asin. And then, white pepper also. Para po may taste siya. Halo. Nang ko ng konti ang apoy. Para hindi po siya masin. Yan po, lalagyan ko na rin po siya ng spring oil. Pasensya na po ah. Ganyan, habang natapos ko na po itong kanin, isi-set aside ko naman po siya. Tapos po, gagawa ko ng sauce para po pagsamahin ko po sila. So, ngayon naman po, pipirtuin ko naman ang chicken. Siyempre, kailangan mainit pa rin po ang kalan. Mantika. Then, ngayon mainit na po, ilalagay na po natin ang chicken.
kailangan po mapula-pula ang ating chicken. Kahit po gawa siya sa mga sa plant-based, pag kinain nyo po, lasa pa rin siyang chicken, kahit chicken o kaya meat, lasa pa rin po siyang meat. Kaya hindi ka mag-aano na sabihin mo na pwedeng chicken, hindi po. Kasi lasa pa rin po siya ng chicken. Masarap pa po sa chicken. Kaya, yan po. Habang niluluto ko. Habang niluluto ko po siya. Maya-maya po isasama ko po siya sa rice para po mag-combine sila. Yan po, magpula-pula na po siya. Ilagay ko na po siya sa rice. Sama ko na po siya dito sa rice. Napin ko po ulit para haluin ko po muna at ipoklog ko na siya. Combine ko. Mix ko po siya ulit. Lagyan ko na ng butter. Lagyan ko po ng butter. Lagyan ko po. Lagyan ko po ng butter. Lagyan ko po na ang luya, sipuyas, at ang bawang. Habang nahalo ko po, lalagay ko naman po ang curry para po mag-amoy siya. Ang spices po. Diligan ko pa po ng curry. Curry, ang coconut. Kumbayin po natin. Lang natin yung apoy kasi nagtatalsik-talsik po siya dahil sa pan, sa coconut. Lagyan din po natin siya ng tubig ng warning. Tubig, tsaka yan. Tubig. White pepper, lagyan po natin para may lasa. At saka po, salt para po sa lasa yan. Since konti lang naman po yung nilagay ko na sibuyas, lalagyan ko din po siya ng konting sikit ng onion powder. Ayaw niya talaga ng lasa ng sibuyas at lasa ng bawang. Kada po magluluto kami, tatanungin mo na ilan ba yung sibuyas.
parehas na bagay mo. Kasi pag madami, mag-a-adjust ka. Ayan po. Ilalagay ko din po ang half ng cheese. Kasi mamaya po yung ibang cheese para sa saglagay natin sa oven pag bake po natin. Hello? Saka yung cheese po na ginamit ko din, hindi po yan yung normal na cheese. Kasi yung bat, yung alaga namin, hindi siya pwede sa gatas na dairy. Dairy free po. Kaya halos mo, lahat po ng ginagamit namin is pag sa kanya, pag pagkain niya, po, lahat po is healthy food po. Pwede mo sa gatas. Yung oven po, kahit ano pong init, kung ay kahit ano po, kasta lang po maluto na yung cheese. So, okay. Ito po guys, isasalin ko po siya dito. Isasalin po natin. Para palagay sa oven is maganda po. Saluto po lahat siya. Then, ang sauce po, ito na rin po, ibabaw. Madali lang po siyang gawin. Yung nga lang po, pag ginawa mo po, kailangan nakaprepare na din po lahat bago tayo isa-isa. Isa-isa natin gagawin para hindi tayo nakaka-waste ng time. Siyempre, ayusin natin. Ayusin po natin. Yan. First time ko lang po itong ginawa, kaya hindi ko po alam kung magugustuhan. Sa iba-iba po yung pagkain niya talaga. Minsan gulay lang po ang kinakain niyan. Kasi sa opisina niya, lagi na siya kung may carbs na po siya dyan. Tapos po, ito po yung cheese, nalagay ko na rin po sa iba po. Marinis po yung kamay ko, ha. Yan, lagay ko po sa ibaba para po pag binig ko. Nahilig din kasi sila sa cheese eh. Full of cheese. Full of love. Then, kumain ko na rin po ng spring onion. Ang spring onion po, pampalasa yan. Ito na po, lalagay na po natin siya sa oven. Mga kahit, basta po makita lang natin yung cheese na pula or nag-brown na siya, pwede na po yan matapos kahit hindi natin hintayin yung oras niya. Okay, papasok ko na po siya. So guys, tapos na po ang ating chicken. Rice for chickens. And then, and like and comments po sa mga gusto kong malaman ng mga recipe po.